Muling paalala sa mga motorista, huwag magmaneho ng lasing. Baka matulad kayo dito sa rider sa Cubao na sugatan matapos sumalpok sa kotse dahil pinilit bumahe habang senglot. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Ian Suyo. UP ang gilid ng bumper ng MPV na ito matapos makabanggaan ng isang motorsiklo sa intersection ng EDSA at Aurora Boulevard kaninang madaling araw. Maswerteng walang nasaktan sa kanyang mga pasahero na pauwi sana ng probinsya. Pero ang rider at angkas, nagtamo ng galos sa braso at kamay. Sabi ng driver ng MPV, bigla kasing sumingit ang motor. Galing kami ng pakaliwa kami, to sila naman napakatulin. Kasi nandito na po ako sa may gitna eh. Yung nga po, binanggaan niya po. Ayaw nang magpa-interview ng rider at kanyang backride. Pero sa obserbasyon ng otoridad, nakainom po siya rin yung driver tsaka yung kanyang angkas at amoy alak. Yung dalawa. I-turn over na sa PNP Traffic Bureau ang kaso. Hindi nakapalag ang dalawang lalaking ito nang maaresto sa bypass operation sa Barangay Santo Niño sa Quezon City. Nakuha sa kanila ang 5 sachet ng hinihinalang shabu na may street value na 6,800 pesos. Kinilala ang mga suspect na sina Victorino Clemente alias Boy Balat at Ray Pamatian alias Balot. Base sa investigasyon, nagbabagsak ng droga ang magtandem sa mga parokyanong kargador, matador at driver ng nasabing lugar. Pero ito ang sabi nila. Ang sabi sir. Ano? Yun ang kwento eh. Gumagamit din kayo? Gumagamit sir. Mga pinibentahan mo doon, mga taga dyan din sa mga kargador, mga ano? Hindi ko alam sir. Hindi lang po sir, gumagamit lang po ako sir. Himas rehas na ang dalawang suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Dangerous Drugs Act. Para sa 1PH, Ian Suyo, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.